Ba't sa ibang subdivision, boss, hindi na naniningil? Wala kasi yung mga BIR tax na binabayaran, boss. May BIR ba to? Bali, ang fare neto, mga kabiwan mo to, is 220 pesos. So, panalong panalo to. Maaga pa lang, boundary na tayo. Sulit ang labas ko kanina. Good day, mga kabiwan moto. Welcome back to my channel. Ngayong araw is babiyahe tayo kay Grab as usual. Ngayong araw nagahan natin. Anong oras na? 6:11 AM. Pero kanina pa tayo gising, alas 4. Nag-post na tayo sa bahay kanina. So hindi tayo pinapasukan. Kaya lumabas na ako ngayon kasi 6 na. Ang purpose na pagbiyahe ko na to kasi medyo matumal ngayon. Kaya babiyahe tayo na maaga para makauna tayo, makarami na agad tayo. Kasi pag tanghali, medyo matumal na. Makadalawa lang tayo ngayon bago mag alas 9. Okay na 'yon. Sana makauha tayo. Tsaka isa to sa mga way para lumakas uli yung account natin. Actually, hindi naman mahina account natin. Talagang konti na lang yung orders pag mga ganong oras na, mga 9 to 12. Kasi nga, yung mga tao nakakalabas na, maluwag na. Kaya siguro yun yung naging epekto no, sa aming mga rider. Pero kung didiskarte ka lang, tsatsaga-tsagain mo lang, makikita ka pa rin naman, maganda pa rin naman yung kita. Pero hindi na katulad nung mga nakaraan na wala pang 30 minutes, papasukan ka na. 15 minutes, papasukan ka na. Ngayon, minsan maabot ng 30 minutes, 45 hanggang 1 oras. Yung iba, inaabot ng 2 hanggang 3 oras. Depende yon, ha? Kaya maganda, makauna tayo sa umaga para makapondo tayo. Yan, tatawag din itong pondo. Yan. Ganitong oras kasi, medyo mataas yung gems. 6 to 8. 15 gems kasi siya. Sakali makakuha tayo ng tatlong orders, between sa 6 to 8 AM, makakaisang butas na agad tayo sa incentives natin. So malaking bagay yon. Para pagdating ng alas 9, pabalik siya ng 10 gems after ng 8 AM. Kaya ngayong araw is nag-decide tayo na bumiyahe kay Grab ng maaga uli. Hindi na naman bago sa akin yung pagbiyahe ng ganitong oras. Ginawa ko na to noon. Dati nga mas maaga pa eh, alas 3 minsan malabas na ako ng bahay. Pero dahil hindi na naman tayo naghahabol ng magpalakas ng account, so hindi ko na ginagawa yon ganun kaaga. Ginawa ko kasi yung dati, yung 3 AM ang labas is nung nagpapalakas pa ako ng account ko para makapagsabayan ako yung sa tanghali. Pero ngayon kaya naman natin makipagsabayan yung account natin, okay naman na. Talaga lang medyo konti na yung mga orders na napasok ngayon. Kaya ngayon papunta tayo dito sa may tatambayan natin, dito sa McDonald's Antlers. Dito tayo tatambay kasi dito naman talaga yung pondohan ko noon. Ewan ko lang kung may mga rider na rito. Ayun, may rider na, may mga nakatambay na rito. Ayan, dito tayo tatambay. Ay, mga kabiwan mo to, nandito na tayo. So dito tayo tatambay sa Antlers McDonald's. Dito tayo maghihintay ng mga booking natin. Ayan, update ko kayo pag nakakuha na tayo. Ayan, mga kabiwan mo to, pinasukan na tayo ng yellow cab. Dito yan sa likod ko. Ayan, mga kabiwan mo to, nakakuha na natin ang ating first order of the day dito sa yellow cab. Deliver na natin to ang ating Buena Mano ngayong araw na ito. Yan, simula dito sa yellow cab, babiyahe tayo ng 0.46 kilometers. So aabot nito ng mga 12 minutes. Baliyahatin natin to sa Golden Bill 1 sa Sabang. So bali, ang fare nito is 83 pesos at mayroon tayo ditong 15 gems. So pag umaga, mataas yung gems. Mataas ang gems natin sa umaga ng 6 to 8. Yan. Yun yung talagang tina-target natin para magkabutas agad tayo sa incentives natin.
Bali, magandang panimula to kasi maaga, pinasukan agad tayo. Sana mahabol natin kahit makadalawa pa tayo bago mag alas 8 para makabutas na agad tayo sa incentives natin. Yun yung target ko ngayong araw na to. Yun lang muna para may pondo na tayo. Ayan mga kabiwan mo to, nandito na tayo sa pagdidelibira natin. Pasok daw tayo. Unit D4. Saan dito? Dito. Apartment pala to. Deliver natin. Isa. Apo sir. Okay. Thank you po sir. Ayun mga kabiwan mo to. Na-deliver na natin. 83 pesos. Ang bilis ng 83. Lapit lang. So, balik tayo dun sa may Dasmariñas Bayan. Kuha tayo ng second order natin. Pag wala, balik tayo dun sa pinanggalingan natin. Alright. Yan mga kabiwan mo to. Pinasukan na tayo ng ating second orders dito sa Army Navy. Sakto, pagpunta natin dito, pinasukan agad tayo. Ayan, check natin mga kabiwan mo to. Kung okay na. Yan mga kabiwan mo to. Nakakuha na natin ang ating orders dito sa Army Navy. So batch order siya, so ibig sabihin dalawang order siya. So ngayon papunta tayo sa first drop natin. Dito lang malapit sa Manuela Bilang, simula rito sa Army Navy. Bali naka 22 gems ang makukuha natin dito. Medyo lugi lang tayo sa pair kasi dinagdag ni Grab is 167 lang ang unang deliver natin nung hindi pa siya nagkakaroon ng batch o hindi pa siya nagiging dalawa is 140. Nung naging batch order, 167 lang. So medyo lugi talaga pag batch order. Mas maganda yung paisa-isa lang. Kasi kung paisa-isa lang to, ang minimum nito is 47. Pero dahil nag-batch siya, 27 lang dinagdag niya. Tapos yung sa gems, ang dinagdag niya is 7 lang. Dapat 15 to eh. Kung paisa-isa lang to, 15 gems tayo. Pero okay na rin to. At least meron. Magkano boss? 10? Ba't sa ibang subdivision boss hindi na naniningil? Wala kasi yung mga BIR tax na binabayaran boss. May BIR ba to? Oo, tingnan ba yung bayan. Saan? Saka private boss, hindi to public. Yung public subdivision ang papagawa government eh. So overcharge wala eh, private yun eh. Yung mga nabibigay sample yung pinapagawa rito eh. Sige. Ayun mga kabiwan mo to. Ay pag ganas siya pa natin. Pero tama naman kasi bawal naman na kasi talaga maningil sa subdivision ngayon. Kaya sabi niya may tin daw. Edi wow. Kasi kung tutusin dapat hindi talaga sila naniningil kasi nagbabayad naman yung may-ari ng yung mga homeowners eh. Ng maintenance nila monthly. So bakit kailangan pa nila maningil, di ba? Yun is para sa akin lang naman. Kasi sa ibang subdivision di na sila naniningil. Eh wala tayong magagawa, hindi tayo makakapasok pag di tayo nagbayad. Although na masisingil naman natin sa customer to. Pero syempre abala pa rin yun. Ayan mga kabiwan mo to, makaiba tayo. Pumunta na ako dito sa first delivery natin, sa first drop off natin, dito sa batch order natin. So ganun lang kalayo. Dito tayo sa Columbia. Check ko kung anong number ng bahay. Yan, nandito tayo mga kabiwan mo to. Sir, bali sa gate na lang sir, 10 pesos. Okay, salamat po. Yan mga kabiwan mo to. Hintayin na lang natin yung sa gate. Thank you po. Yan mga kabiwan mo to, nakakuha na natin ang ating na-deliver na natin ang ating first order. So on the way tayo ngayon sa second deliver natin. Simula dito sa first drop off natin, babiyahe tayo ng 8.3 kilometers. So aabutin to ng 16 minutes. Yan nga mga kabiwan mo to, no? Yun, binayaran naman tayo ni sir dun sa gate.
Kaya okay lang. Tatapusin ko na yung issue dun sa gate na yun. Kanya-kanya naman policy yan. So wala naman tayong magagawa ron. Susunod lang naman tayo. Ah, sige mga kabiwan mo to, balikan ko kayo pag na-deliver ko na to. Ito sir. Ay sige, sa maraming salamat. Salamat po. Yun mga kabiwan mo to, na-deliver na natin. So sabi ni sir, sa app niya na lang daw ako bibigyan ng tip. So maraming salamat po sir. Shoutout po. Shoutout po sa inyo. Ay mga kabiwan mo to, na-deliver na natin ang ating second drop sa ating batch order. So gagawin natin, pupunta tayo dun sa tambayan natin at dun tayo kukuha ng panibagong orders. Bali mga kabiwan mo to, time check tayo 8:03 ng umaga. Pag nakakuha tayo ng isang orders, makakabutas na tayo. Yes. So maaga pala nakabutas na tayo. Ibig sabihin naka-pondo na tayo. So yun talaga ang kagandahan mga kabiwan mo to, ng maaga. Maaga ka magsisimula. Maaga ka rin makakakota. Maaga ka makakabutas. So hindi katulad mamaya, hindi na tayo maghahapit gaano. Idadrop ko pala muna to, hindi ko pa nadadrop. Sayo yung tip ni sir. Bibigyan niya daw ako ng tip eh. Yeah, 167. Job complete. Yun mga kabiwan mo to, pinasukan na tayo ng ating pang-apat na orders. Medyo natagalan tayo, inabot tayo ng 30 minutes, pero okay lang. Kasi ito na yung pang-unang butas natin ngayong araw, so maaga pa, 9:18 pa lang, pero nakabutas na tayo. So yun yung advantage talaga pag maaga ka nagsimula. So ito yung kailangan nyo kung matumal yung account nyo o matumal yung araw. So babiyahe tayo ng 2.9 kilometers, bali 63 pesos pang per neto. Bali abutin tayo ng mga 11 minutes. Kaya maganda, mga kabiwan mo to, kung tingin nyo matumal o matumal ang account ninyo, ito yung dapat ninyong gawin. Ito yung tamang diskarte na dapat nyong gawin. So ang napili kong diskarte, dahil nga matumal, pagka tanghali na, napili ko o naisip ko na lalabas na ako ng maaga para makauna na tayo, makapondo na tayo. So pumupondo tayo. Pero syempre hindi naman sa lahat ng pagkakataon makakakuha tayo. Siguro sa ngayon sinuwerte lang tayo kasi nakabutas agad tayo, nakaapat tayo ng orders natin. So lumabas tayo ng 6. So within 3 hours nakuha natin yung unang butas natin sa incentive natin at nakaapat na orders na tayo. So goods na yon. Hindi na masama yon. Napakaganda nun. So kaya mamaya pagka marami ng rider at matumal na, at least nakasimula na tayo ng order natin. Diba? Hindi na tayo maghahabol. Yung nakagandahan, ito dapat ang ginagawa ninyo pagka matumal talaga. Ito yung tamang diskarte. Para sa akin ha, ito yung pinakatamang diskarte na pwede kong gawin. Na naisip ko. Magkabagot kami ma'am, sir. Ay, ba't mayroon ako niya kanina? Teka lang. Galing na ako rito kanina eh. Ito. Ang 15 yan dito. Okay. Ayun. Mali pala yung nadampot kong resibo. Dilaw pala resibo nila ngayon. Kala mo kuya, maisahan mo ako ah. Tinabi ko yan. Ayan nga mga kabiwan mo to, habang dinideliver natin to, yun nga ang tamang diskarte para sa akin na magandang gawin ninyo. Bumiyahe kayo ng maaga. Pero dati naman kasi ginagawa ko itong bumiyahe ako ng maaga. Ngayon ko na lang uli inulit. Kasi syempre
di tayo makalabas. Medyo nahihirapan tayo gumising ng maaga. Pero ngayon baka idire-diretso na natin 'to. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo kanina. So wala pa rin assurance, syempre, 'di ba? Maghihintay pa rin kayo. Minsan naman kasi matumal talaga o kahit umaga. Kahit yung ganung ano, pero mataas yung tsansa, mataas yung tsansa. So yun yung pinakatamang diskarte para sa akin na dapat ninyong gawin. Pag matumal kayo sa tanghali, unahan nyo na. Sa umaga pa lang, unahan nyo na agad. May bayad po? Magkano po? 10. Makailaman pasok kayo, pakita nyo lang ito. Okay sir. Dalawang gate ang papasukan natin pag dito, pag pupunta tayo dito sa Manuelaville. So bali 20 agad yun. Pero sisingilin natin sa customer yun syempre. Ito sir, bali 369 po. Opya, yeah. Sorry. 369. Sir? Oy, salamat sir ha. Thank you po. Yun mga kabiwan mo to. Bukod dun sa 4 na butas natin, binigyan tayo ni sir ng tip. Salamat sir, salamat. Huwag doon na daw suklian. Bali binigyan tayo ni sir ng 31 pesos na tip. Sa tip pa lang panalo na tayo mga kabiwan mo to. So salamat nga pala dun sa mga customer namin na nagbibigay ng tip, although hindi naman na kailangan, pero maraming salamat po sa appreciation na binibigyan niyo sa amin. So napakalaking bagay po niyan sa amin, lalo na't ngayon napakamahal ng gas. Napakalaking bagay po sa amin. Thank you po sa mga customer na ganyan. Shoutout sa lahat ng customer na ganyan. Hey, mga kabiwan mo to, nakabutas na tayo. Finally, within 3 hours, nakabutas na tayo. So gagawin natin, babalik tayo din sa tambayan natin. And magpapatuloy tayo sa ating pagdi-deliver. Pero ngayong araw mga kabiwan mo to, medyo masama ang panahon. Parang umuulambo na naman. Pero sana wag naman tumuloy. Para hindi masira yung biyahe natin, sana magdire-diretso. Ayan mga kabiwan mo to, balikan ko kayo pag nakakuha na tayo ng mga orders natin. Ayan mga kabiwan mo to, nakakuha na natin ang ating panlimang orders. So medyo malayo to mga kabiwan mo to, babiyahe tayo ng 13 kilometers. So abutin tayo ng 25 minutes. Bali ang fare neto mga kabiwan mo to is 220 pesos. So panalong panalo to. Maaga pa lang, boundary na tayo. Kaya maganda talaga yung mga nakakauna ka na, nakapag warm up na pati yung account mo, at dire-diretso na yung pasok ng orders. So magandang pangitain to, dahil dire-diretso na yung orders natin. 60-60 cent, ha? Salamat po. Apo, salamat. Ayun mga kabiwan mo to, na deliver na natin at goods na goods, 220. Sarap. Bali nakalimang booking na tayo. Kumita na tayo ng 536 sa limang booking sa loob ng 4 hours. So nakaka 500 tayo, 536 sa loob ng 4 hours. Sulit ang labas ko kanina. So mga kabiwan mo to, balikan ko kayo pagka nakakuha na ulit tayo at medyo malayo-layo yung babalikan natin if in case hindi tayo pasukan dito. Ha? Kahit ayaw na nanonood ng vlog niyo sir eh. Ha? Ayaw na nanonood ng vlog niyo. Ano pangalan mo? Shoutout ka? Marvin Louis.
Marvin Louie, ha? Shout out. Ha? Naka-record ako. Nakilala mo ako sa motor. Opo, ah, sige, sige. Marvin Louie. Opo, Marvin Louie. Okay. Shout out, shout out. Ah, sige, ingat. Salamat. Yan, shout out kay Marvin Louie. Ride safe sa'yo. Maraming maraming salamat sa suporta, Paps. Yung sa ano po daw, Kuya Jay, no? Kuya Jay, no? 278. Okay na po. Okay na po. Ay, salamat po. Yun, mga kabiwan mo to, natapos na ang araw natin. So, yun yung pinaka best way sa tingin ko na naisip ko na pag matumal, kailangan natin magpondo. Para umaga pa lang, nakapag-umpisa na tayo, nakakuha na tayo, o sakaling tumumal ng tanghali, at least meron na tayong nasimulan. Kaya mas maganda, mas maaga ka tayo lumabas para tayo ang mauna sa booking. Dahil pag umaga, wala pa tayong mga kasamang ibang rider, kaya mataas yung chance na pasukan tayo ng mga orders. Maraming maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw. Siguro mga kabiwan, hanggang dito na lang. Sana nagustuhan ninyo at naging informative sa inyo ang video natin ngayong araw. Sana po ay patuloy nyo po akong suportahan sa mga susunod ko pang mga vlogs. At sa walang sawang pagsuporta sa akin. Always remember mga kabiwan mo to, pray before you ride. Ride safe. God bless. B1 Moto out. Bye-bye.